Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kung taga Maynila ka, abay siguradong alam mo ho ang PACO Park. Diyan po yan makikita sa PACO Maynila. Pero alam nyo ba na sa likod ng matatag na pundasyon ng parking yan, abay nakatago po dyan ang kasaysayang bahagi po ng ating bayan? Para malaman ninyo ang iba pang impormasyon tungkol sa PACO Park, panoorin po natin ang report nito. Itinuturing na isa sa pinakamagandang parke sa buong Metro Manila, ang PACO Park. Natatangi rin ito dahil sa kasaysayan sa likod ng matatag nitong istruktura. Kaya taon-taon, umaabot sa mahigit 200,000 turista ang bumibisita rito. Nauna itong itinayo noong 1807 bilang libingan ng mga Spanish aristocrats at pinalawak para gawing himlayan ng mga naging biktima ng cholera epidemic noong late 1820s. Kilala rin ang sementeryong ito dahil sa mga bayaning pansamantalang nahimlay rito. Tulad ng tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gomburza. Dito rin unang inilibing ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nung namatay po siya noong December 30, 1896, pasikretong inilibing ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal dahil sa takot nilang mag-alsa ang taong bayan. At baka nga naman hukayin ang labi ni Dr. Jose Rizal at magsimula ng kulto laban sa kanila. In fact, pati nga po yung initial ay binaligtad nila para mailigaw nila yung mga tao. At instead na JR, ang parang ginawa nila is RPJ ang kanilang initials na nilagay. Pero noong 1912, itinigil na ang paglilibing dito at nirenovate naman para gawing national park noong 1966. Sa loob ng pabilog na istruktura, hindi ka magmimintis na masilayan ang St. Pancratius Chapel sa sentro nito. Every May 12, meron po tayong feast day na pinagdiriwang at meron pong mga malalaking misa na ginaganap dito. Nito lamang Enero ng nakarang taon, binansaga ng National Museum of the Philippines ang PACO Park bilang National Cultural Treasure. At dahil may higit 200 na itong nakatayo, naging hamon para sa National Parks Development Committee ang pagpapanatili nito. PACO Park po ay isang heritage site. Kaya kahit na anong pagbabago o anumang pagbabago ang nais naming idagdag, kailangan po may consent lagi ng National Historical Commission. Kaya hindi po kami pwedeng basta-basta na lamang po magpaplano. Nakikita niyo yung bakod na pumapaligid po dito sa kabuuan ng PACO Park. Hindi po to ordinaryong block. Yung mga materials dito ay adobe. Kaya hindi to basta-basta pinapalitan. Dahil dito, binuo ang Eskwela Talyera na naglalayong turuan ang mga kabataan ng tamang proseso ng restoration at conservation. Eskwela Talyera is a private organization funded ng Government of Spain at ng Pilipinas. Sinasalamin ng PACO Park ang kasaysayan, kultura at sining ng ating nakaraan. Wala akong idea kung ano yung PACO Park before kasi sa books lang namin siya nakikita. So ngayon, since nandito na kami, we already know kung bakit siya importante at saka kung bakit siya naging maganda para sa mga tourists. Actually, this is my second time to visit. At I'm still impressed with the place. Once na nakapunta ka sa lugar na to, masasabi mo na it's really worth it na bisitahin. Kaya, samantalay na ang bakasyon
at suportahan ang heritage sites ng bansa tulad ng PACO Park. Ayon, masasabi ko lamang po, katuwang po ang Department of Tourism na tangkilikin po natin sariling atin at huwag po maging dayuhan sa sariling po nating bayan.